kausapin naman po natin ang chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romulo. Good morning po, Kong Joyce and Johnson po sa Pintig ng Bayan. Magandang umaga, Kong. Good morning, sir. Yes, magandang umaga, Joyce. Magandang umaga, Johnson. Good morning at lahat ng nanonood, nakikinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Kong, ano muna ang inyong reaksyon sa pagbibitiw po ni VP Sara as Education Secretary? Well, sa totoo po, no, itong dalawang taon na nakalipas ay talaga nakatrabaho rin naman po namin talaga yung Department of Education sa pamumuno ni VP Sara, both po sa committee level, sa House of Representatives, pati rin po sa EDCOM 2, kung saan po may consultations para sa mga recommendations sa education system natin. Ang totoo naman po, marami na rin pong mga reforms na nilatag na kailangan ma-implement. Kaya naabutan ko nga po yung pag-uusap po ninyo ni Johnson. At tama po yun, sana po kung sino man po ang papalit ay mapagpatuloy po at ma-implement eto mga reforma na kinakailangan po talaga ng education system natin. Kasi marami na rin pong napag-usapan, marami nang napag-agreehan with education stakeholders, both in the committee level po at saka po sa EDCOM 2, ay sana po mapagpatuloy lang either yung implementation o ma-introduce po ito mga napagkasundo ang reform. Opo. Kung Romulo, hindi naman ho very critical yung transition period na bibigyang pagkakataon ng Pangulo kung sino man ang kanya iyahalili kay Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary, wala hong mga programa ang DepEd ang nakikita po ninyong masasakripisyo during the transition period? Alam po ninyo, sa tingin ko po itong isang buwan na ito, hindi wala naman masasakripisyo. Oh. Ang pinakamahalaga po ay on board po. Alam po, kasi si President Marcos po, in fact, even before yung una niyang yung first SONA niya, kung maalala po ninyo, pag nai-interview po siya, lagi niyang binabanggit ang edukasyon, yung direksyon, yung polisiya na gusto po niya. Nung first SONA po niya, binanggit rin po niya ang edukasyon doon. Kaya nakikita po natin, may vision po yung administrasyon para sa edukasyon ngayon. Kailangan lang po talaga yung matatalagang bagong kalihim ay on board po dun sa vision po na inilatag naman po ni President BBM. From day one po, meron naman siyang linatag na putong pa lang. Kasi yun po yung parte po yun ng reforms. Yun yung reforms na kinakailangan po talaga ng education system natin. Opo. Base po sa nakita po natin ng mga nasimulang reforma, polisiya ni Vice President Sara Duterte as Education Secretary, meron po ba kayong nakikita kong na naging pagkukulang o sana tinutukan niya to o sana ganito yung nagawa niyang solusyon sa ganitong problema? May mga ganun po ba kayong observations? Sa totoo, Joyce, in fairness po sa DepEd family, sa dalawang taon po na ito, talaga nag-a-attend po sila in full force ng committee meetings pati ng consultation. Kung ano man po yung recommendation po, either sa EDCOM 2 o ng House, I think inuuwi naman po nila at pinag-uusapan. Yung iba, ina-adapt nila, sabihin na implement nila, i-adapt nila. Yung iba po, hindi naman siguro, karapatan nila yun kung hindi po nila gusto yung ibang mga na-suggest namin. Ang sinasabi ko lang lagi po sa DepEd, matagal ko na rin po sinasabi ito kahit pag ini-interview ko, ang hinahanap ko po sa DepEd talaga ay sayang po yung reforma na in-announce na po, katulad po yung matatag curriculum. Yung matatag curriculum po, maganda yon dahil sa grades 1 to 3 pa lamang, babawasan na po natin yung subjects from 6, 7, 8 to 9 to 5 subjects na sa grade 1, 5 subjects sa grade 2, 6 subjects sa grade 3. Ito po, at naka-focus po yan sa functional literacy, yung reading comprehension, math, age-appropriate, science sa grade 3 at GMRE. Ang nangyayari lang po, na-announce po yan last year, ngayon yung ginawa lang po nila noong yung academic calendar 2023-2024, ay pinilot po yan in, I think, 35 DepEd basic education schools. Ang sinasabi ko po, dapat mas paspasan po natin, mas mabilis na implementasyon. Sa huling pagpupulong po namin sa EDCOM 2, sinabi naman po nung DepEd family na itong coming year ay grade 1 po, buong-buo po, tututok na implement na po yung 5 subjects na lang. Itong grade 2 and grade 3, by next academic calendar, buo rin po, implement nila. Yun po yung sinasabi ko lang, sayang po yung mga naisip na reforma kung hindi na natin implement agad-agad. Kasi kung wala rin changes tayong gagawin, ba't ba tayo ang asa na mag-improve yung quality of education? Apo. Kailangan po talaga, we have to introduce these reforms
now. Opo. Wala na pong bukas. Opo. Kung Romulo, bagamat alam po natin na siyempre prerogative naman ng presidente sinong gusto niyang maging DepEd Secretary or sinong maging miyembro ng kanyang gabinete, pero sa panig po ng House Committee on Basic Education sa inyo po or iba pang stakeholders, baka naman pwedeng meron kayong kahit ano'y kahit papaano po'y say or maging recommendation man lamang sa magiging paraan ng pagpili ng Pangulo. Sa totoo, no, Johnson, kung sino man ang piliin ng presidente, basta siguro, dalawa lang para sa akin po ang pinaka-importante kasi po, una, political will. Kasi sa totoo, Johnson, Joyce, yung problema ng education system natin, maraming eksperto, maraming may opinion. Mm-hmm. Yun naman po ang totoo. Maraming eksperto, maraming opinion. At ang problema po, hindi talaga magtutugma-tugma yung iba-ibang solusyon ng iba-ibang mga eksperto, yung mga opinion, iba-iba po talaga. Kailangan po talaga ng isang kalihim, una po, may political will. Kailangan po makinig siya, magdesisyon, kasama po ng vision ng presidente kung saan patungo ang edukasyon. Kailangan po implement. You will not be able to please everybody. Talagang, ano po talaga, ang edukasyon po malapit po talaga sa puso ng Pilipino. Kaya napakarami po talagang ano yan eh. Marami po talagang ano eh, eksperto at maraming suggestions. Kailangan po may political will. Kailangan po implement niya kung ano yung tingin niya na ito yung direksyon ng presidente at yun din ang paniniwala niyang direksyon. Kailangan po implement. Mm-hmm. Hindi po, you cannot please everybody. Political will po yung pinaka-importante. Opo. At ano ang tingin ninyong dapat unahin ng papalit na kalihim? Ano yung dapat niyang tutukan sa kanyang pag-upo? Sa totoo po, marami. Ha? Pero ang isa po na talagang marami pong tututukan po. Ha? Narinig ko yung kanina yung sinasabi niyo, yung registered guidance counselors. Kailangan po yun. Kailangan tutukan yun para sa mental wellness. Yung administrative tax, kailangan tutukan po yun. Importante po yun para medyo gumaang rin yung trabaho ng ating mga teachers. Kailangan po tutukan yung pagbawas ng subject, yung competencies. Kailangan nakafocus lang, katulad na sinabi ng matatag curriculum, dun sa pinaka-basic po, functional literacy, reading, comprehension, mathematics, GMRC. Pero ang lagi hindi na pag-uusapan po, pero dapat matutukan rin po talaga ay yung teacher upskilling and teacher education. Ang totoo po niyan, ang pinaka-crucial sa lahat ay yung teacher po talaga. Sa lahat po ng EDCOM consultations, sa lahat po ng hearing namin sa committee, ang pinaka-importante po talaga sa pagtuturo ay yung guro, yung teacher talaga. Kailangan po masigurado natin, makausap muli yung mga guro, malaman natin ano ba ang kailangan na training, upskilling na gusto nila para mas ma-effective sila makapagturo. Sa colleges po, mga kumukuha ng teacher education, panahon na po i-revise yan. Tingnan po natin what worked before. Mm-hmm. Saan po tayo nag-slip kaya umabot tayo sa ganito? Well, importante po yun. At with teacher education, Ma'am Joyce, ano, ang style kasi po dyan, ever since before, ay yung tinatawag na parang cascading ginagawa dyan eh. Baling galing sa taas, ay kung ano yung training na gagawin, parang magfo-flow yun pababa eh. Diba? Mm-hmm. Alam na natin, ang Pilipinas po, marami tayong islands nga. May Luzon, Visayas, Mindanao, marami syudad, marami. Iba-iba yung kultura po natin. Iba-iba po talaga. Kaya one size will not fit all. Ibig sabihin po, kailangan mag-umpisa tayo bottom to top. Kailangan po hindi cascading pababa yung training. Kailangan po talaga matanong sa bawat principal, kausapin yung teachers nila, ano ang kailangan yung training para mas effective kayo? Sigurado ko po, iba-iba yung lalabas dyan. At yung training, dapat ma-tailor fit. Meron na po tayong NAEAP, yung National Educators Academy of the Philippines, na yun naman po ang tinututukan, upskilling ng ating teachers. Ang sa akin, ang tingin kong hindi lang tama, kinascape po natin from top to bottom eh. Siyempre po, kung hindi naman issue yun, kunyari sa Metro Manila, iba yung issue, iba yung kailangan lang training. Compared po sa isang munisipyo po sa Luzon din, hindi talaga one size fits all eh. Kailangan bottom to up po ang pagtanong. Tanungin na natin ang teachers, ano ang kailangan nilang training para mas effective sila, at yun yung ibigay natin. Kailangan po talaga ng kahit papaano may freedom po from sa baba paakyat eh. Opo. Kasi one size will not fit all. Mm-hmm.